Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, meron tayong reaction video dito kay Rob Trip. House Squad Com, Prab, on the Terte Drug War AJ case and other issue ngayong November 13. At panoorin po natin, and the further ado, let's do watch. Alright, let's get it on. Dito naman po, dun sa sinasabi niyo po, Mr. Chairman, na si Jimmy Guban, na Customs Intelligence Police, sinasabi niya na si Michael Young ang involved magnetic lifters na shipment. Ngayon po, lahat po ay nakalap namin. Pero ngayon po, kung dahil po doon, tinignan namin kung ano yung ebidensya na pwede naming malink ito. Kaya nga po, binalikan namin yung mga bank accounts na nakalap namin kay Duterte noong 2016. Tinitignan namin kung merong mga pumasok na pagkapirahan dito po sa kanya. At doon nga po kami nakakita na mga deposito sa account sa mga accounts ni Duterte galing po dito po sa grupo ng mga drug lords na ito. At kung papayagan po, Your Honor, meron po akong PowerPoint presentation para po makita po nila kung ano yung sinasabi ko na money trail, paper trail dito po sa drug proceeds. Alright, ayan po ang ay payanam kay Trillanes, kung totoo ba yan, para kay Saran maging ma-impeach. Alright, panoorin po natin. Ano lang po yan? Five slides lang po ito, pero I will focus on the last slide lang po. Sige, Chairman. Sige, go ahead, Mr. Trillanes. So, ito po ang sige, dun po sa mga unang slides muna. Yan. So, ito po yung mga bank accounts na nakalap ko po ito noong 2016. Tapos, ito po ay na-validate na ng ombudsman na kaparehas nga nung naisumite ng AMLAC sa kanila. Kaya ano po tayo, kumpiyansa po tayo sa provenance nitong dokumentong ito. So, sige po, next slide. Ito po yung mga iba't ibang mga pumasok na pagkapirahan kay accounts ni Duterte. Tapos, sige po, next slide. Ayan. So, ang total po ng mga credits na pumasok ay 2.4 billion. No? Ngayon, kung ano talaga yung actual total, malalaman po natin yan pagka binuksan po yung accounts. Ngayon po ito, no? Ang pagkakamali po ni Mr. Duterte nung nagtatago siya ng pagkapirahan, ay ginawa niyang joint account yung kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Kaya ito po ay alam po naman natin na exempted sa bank secrecy law ang impeachment. So, lalabas po yan lahat. Sige po, next slide. Ito po yung last slide. No. Dito po, meron po, ito pong mga transactions na ito, meron pong kay Vice President Sara, meron po kay Duterte, meron po kay Baste, Duterte, meron kay Pulong Duterte, at meron po kay Hanilep Abansenya. Ito pong mga ito ay mga manager's checks under their name na ang origin po ng account ay yung isa dun sa mga drug lords na minention ni Milas Cañas na si Sammy Uy. Ito po, ano ito? Siguro ng mga panahon na yan, 2011 to 2013, medyo kumpiyansa sila sa kanilang magagawain. Kaya may physical na checks, no?
Pero after that, ano na, ang mga deposito diretso na sa account. So wala nang paper trail. Pero makikita natin dito yung pattern po, Mr. Chairman. Nag-dividendo yung drug lord dun sa pamilya nila Duterte tuwing October, April. No? Kaya sunod-sunod po yan. And by the way, makikita po natin si Vice President Sara, meron po siyang dalawang checking in-cash dyan under her name, manager's checks. Tapos ito po ay while she was mayor, no? Kaya yan ay direct bribery, no? Tapos process of the illegal drug trade. Ito po ang naging pruweba natin. Kaya nung cross-match po namin yung dokumento na kuha namin ibang ahensya, pero pag may kailangan silang isingit na mga... I'm willing to execute an affidavit or kayo na lang to summon the bank or someone to my waiver. Kung may totoo lang maski isa, I will hang myself in front of you. You can summon, I will sign a waiver, all banks. Pati yung World Bank ng Amerika. Kung may isang totoo lang nakiting, I will resign and I will ask my daughter to resign and everybody in the family. That is my guarantee. And I will hang myself. Mr. Chairman. May I know... Mr. Chairman. Sir. Dali. Sinungaling yan si Sige, sorry. Congressman Paduano. Sige, you and then Congressman Tevez and then I will allow you, Senator Trillanes, after the two members have spoken. Yes, sir, Congressman Paduano. Thank you, Chairman, with the indulgence of Congressman Tevez. Ganito lang po because Senator Trillanes presented so yung mga bank accounts. May I ask this, good senator, former senator, how did you acquire these documents? Nung campaign po nung 2016, meron pong nag-abot sa aming opisina na ang pangalan po niya ay Joseph De Mesa, in-identify niya. So sinabi niya, meron siyang mga dokumento na pwede namin tingnan. Alright, ayan, panoorin po natin guys. Alright. We're saying that there's nothing wrong with judicial system in this country, so that the ICC has no right whatsoever to investigate. But now as a private citizen, Mr. Chair, I'm kind of confused because right now you're telling me that the judicial system in this country is insufficient and ineffective. Therefore, you are giving the right for the ICC to come in and investigate. Presidente ako. That is a different story. Panahon-panahon lang yung lalabas sa bunganga mo. So therefore, Mr. President, just one question ulit. No? So are you trying to change your position now, being a private citizen, to what you said when you were president? In what manner, sir? As what you've said, that you were president then, now you're a private citizen. Because of that, you are able to say that the judicial system in this country is ineffective and insufficient, Mr. Chair. Not ineffective, insufficient. Insufficient talaga. Mr. President, I heard the word ineffective. I heard it. Yes, sir. That's why I repeated it. I have big ears like you do, so I heard it. Yeah. Please proceed, Congressman Adyong. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Mr. President, for that response. I believe, as a non-lawyer, I'd like to be enlightened. Though there are certain issues in the prescription of law. There are also, if I may be correct, I would stand
stand corrected if, for example, my interpretation of this is wrong, no? Pero there are certain crimes with corresponding penalties, no? In fact, we have the heinous crime, we have the petty crimes, etc. So I'd like to ask po the former president again, and be elucidated. You said earlier that there's something. All right, guys, napakinggan po natin yan po ang latest dito sa Senate hearing. All right, maraming salamat sa panonood at pakinig dito kay Rob Trip. And see us again, guys, and peace out.